May bagong nakakamanghang tanda ng Yamashita Treasure na natuklasan sa Mindanao. Isa pong treasure hunter sa Mindanao ang nagpadala sa atin ng video niya na kung saan natagpuan niya ang mga sign markers na posibleng pinagbabaunan ito ng mga kayamanan, no, ng Yamashita Treasure. Kaya panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito sapagkat ipapasilip natin sa inyo ang kanya pong video. Ito bro, nakakot ko dati. Yung first time ko, yun ang itay ko lalo. Kala ko siya lalo. Matanaginipan ko kaya ito. Dito ko man ang bahay ko, yan ang bahay ko. Ito pala ako. Butas ito. Discovery ko kung ano sa isang kanta ko ng meron akong nakita dito isang bato, ito isa lang ito, yan lang po ang napansin ko sa ilog. Magandang araw po sa kanilang lahat, maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanao, no? Hinautuntangan na ato sa maayong kahimtang, bisagalong aglanta dihag saging o kamuting kahoy, basta kanunay ang himsog ng atong lawas o kauban ng atong mga mahal sa kinabuhi. Naimbag na aldaw ka na kayo amin, mga kakabsat tayaw na mga Ilocano, Ijay Ilocos, Ken, Cordillera. May ad na adlawid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilunggo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga ay ang nakakamanghang video ni Ka Treasure Hunter na tanda ng kayamanan sa Yamashita Treasure. Nabidyohan niya ang posibleng isa po sa pinagtataguan ng kayamanan sa kabundukan ng Pilipinas. Ito po ay sa Mindanao, no? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ibabahagi ko sa inyo ito pong mga sign markers na ito, lugar po kung saan naibaon ang posibleng kayamanan. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, no? Bossers, haters, no? Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no? Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, at bilang suporta na rin po yan sa aking channel. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay may ibabahagi ng nakakamanghang topic, no, tungkol po dito sa na-discovery, no, video na videohan pa ng isa po sa ating treasure hunter sa kabundukan ang posibleng pinagtataguan ito ng, no, isa sa Yamashita Treasure, isa sa mga kayamanan na itinago po sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas. Ito ay sa kabundukan nga ito ng Mindanao, no. Kung di ako nagkakamali, sa General Santos City po ito, no, sa Mindanao. Kasi Ilonggo po ang pananalita ng ating treasure hunter at taga Mindanao po siya. Wala pong iba yan, maaaring sa Kidapawan, no, sa General Santos City, sa Marbel. Diyan lang po naglalaro ang lugar po ni treasure hunter. So ito pong kanyang video ay atin pong papanuorin, titingnan po natin kung anong klaseng tanda ito ng Yamashita Treasure at nasaan ang Yamashita Treasure dito po sa kanyang na-discovering mga sign markers, no? Kaya panuorin natin ang kanyang video, no, para ma-analyze po natin itong kanya pong natuklasan. So ito po ang kanyang video, no, na ipinadala sa atin, at mapapansin natin na
gilid lang ito sa likod ng kanyang bahay. At may mga tanim pang saging, no? Sa likod ng bato na parang ginawa ito ng tao. Gawa ng tao, hindi parang gawa ng tao ito. Chemicals ang gamit. Mapapansin natin, yung bato na yan ay, yung tinuturo niya na may butas, ay mukha. Mukha yan ng tao, no? Kung hindi ako nagkakamali, yan po ay kalahating mukha ng tao, no? Half human face. At nakatingin, no, sa gilid, no? Nakatingin siya sa gilid. Yan ay kamukha ng gold coins, no? Maaring may mga gold coins na itinago sa lugar, no? Yung design ng kanyang mata ay parang maliit na Y na may butas. Yan po ay creek, no? Creek ang tinutukoy po niyan. At posibleng yung creek na makikita doon sa gilid ay yun po yung design ng mukha na yan, sa may mga guhit na yan, ay yung tinutukoyan yung creek na yon na nandoon sa area. May video din siya na ipinapakita yung creek na may X na may dot, no? Na hindi masyadong visible pero halata naman na gawa ng tao. So yan nga po ay human face kalahati, no? Na Yamashita treasure marker sign, no? Gawa talaga ng tao yan. Napakagaling ang pagkaukit, pagkagawa. So sinusundan niya yung kwan, yung mga iba pang sign. Tinitingnan niya yung iba pang mga sign sa paligid. Marami siyang mga natuklasan, nakikitang mga sign. Ibig sabihin, malawak, hindi lang gold coins, no? Maaring may iba pang treasure. O may iba pang kayamanang ibinao, no? Hindi lang gold coins. Posibleng may mga gold bars, no? At yan po ang mga sign markers lang ang makapagsabi kung ano ang content. Kapag may mga square, mga rectangles, no? Boxes of gold bars, no? Kung mayroon mang mga sign markers na makikita niya. Pero yung X na naipapakita niya kanina ay talagang clear, no? Yamashita treasure. So ito, itong kanyang mga ipinapakitang mga bato, no? Na may mga butas, no? Makikita natin dalawahan. May mga dalawang butas. Yan ay nagsasabing may Yamashita treasure sa area, no? Sa lugar na kinaruroonan nila niya. Kung nasaan na roon yung mga sign markers na yan. So hahanapin lang niya yung creek na sinasabi na maiksi, no? Yung design ng mata. Yun po yung tinutukoy dyan. Yung parang maiksi na yung mata, yung design na yun. Na letter Y na maliit. So maliit lang yun na creek. Maiksi, kapag umuulan siguro doon, bumabagsak ang tubig. So, dyan ang possible target, no? May guide, no? Doon sa X Yamashita treasure map sa bato. Doon sa X na video niya, no? Ipapakita natin yung video niya na karugtong nito dito po sa human face marker na ito. So ito yung karugtong ng video niya na ipinadala sa atin sa area. Isang area lang yon, isang area lang ito. So may makikita tayong bato, no? Na riprap yan. Yan ay tanda, no? Halatang ginawa yan, parang semento yan, eh. May X, no? Hindi masyadong halata. May X na may dot sa gitna, no? So possible may traps dyan. X kasi may bilog, eh. Then may parang dot sa gitna. Pero yan po ay mapa, no? Dalawang dot, no? Sa gilid at saka sa gitna. So ibig sabihin, yan po ay possible Yamashita treasure. Dyan mismo sa gitna na yan, at ang isa doon sa dulo sa may creek, no? Sa dulo sa may creek, yan po ang tinutukoy nun. Para kasing divided treasure, no? Dalawa na hati. Yun sa creek na yan. Yan. Nakikita natin yung creek na tinutukoy nung design nung mata. Yan yung creek na yan, maliit. Yan yung design ng mata kanina. At doon yung possible na target sa gold coin, no? Gold coin kasi yung design ng parang tao, eh. Maaring
yan po ang itsura ng ginto na bariya na itinago dyan, no? At mayroon pang mga ibang treasure siguro na kasama yon. So makikita natin yung baril ni Kuya. May baril siya. Nangahunting yata ng ibon. So, yung ex na yan na natuklasan niya ay posibleng ang may Yamashita treasure yan sa ilalim. Pero huwag magkakamali kasi possible na may traps dyan, no? Kasi yung design na yan na ex na may bilog ay may mga traps, no? Hindi natin alam kung big bomb yan, small bomb, o anong klaseng traps yan. Pero sa tingin ko yung mga design na yan, bumba, no? Sa ilalim. Possible na mayroon pong bumba sa ilalim. Yung X na yan na may bilog, no? Traps. Pero X dot sa gilid, yan ay Yamashita Treasure Deposit, no? Divided, no? Dalawa, no? Isang maliit, isang malaki, no? Isa yung nasa creek na maliit, at malaki yung isa dyan. Sa ilalim niyan siguro. So, yun po yung analyze natin, no? Sa kanya pong naipadalang video, no? Hanapin lamang ang sabi niya gold coins, yung design ng human face na kalahati. Dyan sa may creek, no? Maliit na deposito yun. Napagitnaan siya sa parang nagsanga doon sa dulo. Yung creek na yun na maliit. Doon sa may sanga sa gitna, ay nandoon daw yung gold coins, Yamashita treasure. Yun ay sabi doon sa markers, no? Sumusunod lamang tayo doon sa design. So yun pong deposito na malaki ay doon sa ilalim ng X, no? Pero may trap. Yun po yung analyze natin. Oh, so sa mga magagaling diyan, sa mga marurunong na nagsasabing magaling, ay pwede po kayong magdagdag ng inyo pong mga komento diyan po sa kanya pong mga sa kanyang mga na-i-videong kwan treasure marker diyan sa video na yan. So yung mga marurunong na madalas nang babash, pwede po kayong mag-analyze, no, para makatulong kayo. Yung galing nyo, huwag nyo sayangin, huwag ninyong i-bash kundi itulong ninyo. Hindi po makakatulong yung ihihilain mo yung kapatid mo, kapwa mo, tao pababa. So, pangit po yun. So, yun po ay atin lamang advice sa lahat po ng mga magagaling. So, hanggang dyan na lamang po. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa kanya pong naipadalang video at nagkaroon kayo ng idea, tayo ng idea dito po sa mga nakakamanghang tanda, nakakamanghang Yamashita treasure sign markers na unti-unting natutuklasan ng iba pong mga kababayan nating Pilipino, no, sa kabundukan. So maraming salamat po. Kung mayroon po kayong mga videos na nakakamangha, mayroon po kayong mga natuklasan, mga items, gold bars, o ano pa mang kayamanan, no, huwag kayong magpakita ng mukha nyo. Ipadala lamang sa ating Facebook, sa Messenger natin, Yusuf Yamato, para po makapag-encourage, no, ipasa nyo at atin pong ipopost ito. So salamat, maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap. Ito bro, hukay ko ito dati. Yung first time ko, yun ang hukay ko sa ilalim. Ayan, akala ko sa ilalim. Matanaginipan ko kaya ito. Dito pa man ang bahay ko, yan ang bahay ko sa likod. Ito pa lang. Butas ito. Tsaka ito. Ayan. Ibang bato ito. May guhit sa gitna. Yun ang malaking sign niya sa taas. Maya. Dito talaga siya pupunta. Tinakit-takit talaga. Tangi na ngayon ka lang kita nakita. Lapit lang dito lang sa kabahayan namin o sa gitna. Ya, ito lang ang bato dito. Ang bato. Ito. Ayan. Dito. Ayan. Ito. Dito. At saka dito. Ayan. Butas ito. Ang lalim ito. May pisik pa.
Bakit ito? Ito ang tama. Yung panaginip ko kasi doon ko daw nakita yung sa tabi niya. Punta tayo sa taas niya, sa tuktok. Dito sa taas. Nakita ko sa yung mga sign niya. Dito pa siguro ang mahiro ko eh. Hindi ko nakuha. Hot man itong market dito ta, dati. O dito ako sinunog ko kaya ito eh. Dati yung. Hinahanap ko yung mahiro ko. Kala ko dito. Sus, yun pala doon. Dito ako na nga. Akala ko rock and close. Dito. Kaya sinanog ko ng mga gulong dito. Sana yung mawil ko dito dati. Ito po kung sa'yo. Ito, bagis na to. Ayun, bababa. Bababa, yun ha. Ayun. Ayan. Pupunta doon sa may takip kanina. Ano bang markira ito? Ayan. Ayan, bababa dito. Ayan. Kaya doon, yan ako nag... Okay. Ganda niya bro. Inipit talaga. Doon. Dito. Punta doon. Ayan. Talaga ito yung iniipit. Dalawang guhit. May iniipit pa sa gitna. Ang taas niya. Doon pa. Ito ako sa tuktok. Sa bahay kaya ito. Ito lang ang bato dito eh. Saka yung kasama niya. Dito sa dati heart. Yung nakatakip dyan heart. Pero akong... Tiga na kala ko doon. Yan pala. Sige, salamat bro. Ang hapon mga bro. May discovery po ako dito sa isa kay Riyaw. Naghunting ako ng langgam. Pero meron akong nakita dito. Isang bato lang ito, isa lang. Ito. Yan lang po ang napansin ko sa kanya. Ayan. Bilog. Na may dat sa gitna yung malaki. May kanal-kanal. Ano yan? X ba yan? Nakakaiba siya. Ayan. Mararakin close niya ba? Baka butas yan. Na may katabi bato dito. Isa lang doon sa baba. Mayroon mga bato pero maliit. Ayan. Isa lang ang bato dito sa area ng pakiisa ko. Kasi nga oh, ganda ng lugar namin ba di.
Yun ang dating nangulay, doon kami ngayon. Doon. Asay bagnos hindi makita. Ganda ng erigo, yan o. Klaro talaga siya o. May butas talaga sa gitna. Ayan o. Ayan o. Ito. Ibang klaseng bato ito. Ito. Street ito ba? Street. Bilog. Tapos may kunting dat. May dat din. Ito mayroon din. Laka. Tingnan natin. Subukan lang natin ito. Parang mas madali ito eh. Okay po, salamat. Importante mayroon din akong nakita. Kahit walang laman. Basta ang feeling ko lang. Okay. Okay na rin.